everyone! Again, welcome dito sa ating YouTube channel. Again, this is Yana. And sa video na ito, i-share ko na naman sa inyo yung honest review ko sa isang online loan app. By the way, sa followers natin ang nagtanong sa Facebook kung okay ba daw. Kaya titignan natin kung ano yung possible na ma-encounter nyo, kung ano yung possible na makita natin inside the app. Pero bago natin pag-usapan, at kung meron sa inyong employed at gusto nyong mag-loan sa mga bangko, pwede nyo akong i-message sa aking Facebook page, Yana Insta Review, or pwede nyo rin akong i-message sa aking email address, amawanyana@gmail.com. At actually, kapag mag-email kayo sa akin, merong auto-reply na kailangan nyo sagutan yung pre-evaluation question. Kailangan nyo sagutan yun para malaman natin kung pre-qualified kayo na mag-apply ng loan sa mga bangko or hindi. Kasi minsan, nasasayang yung oras mo, tas yung oras ko kung humaba yung conversation natin, tapos hindi pala tayo qualified na mag-apply ng loan sa mga bangko. Kaya sana, sagutan nyo yung pre-evaluation questions. At actually, doon sa auto-reply na yon, meron ding nakalagay na eligibility criteria, requirements for employed and self-employed. Pwede nyo basahin yon para makita nyo nga kung pwede kayong makapag-apply ng loan sa mga bangko. Kasi guys, kapag nakita po na pre-qualified kayo na mag-loan, magsisend ako sa inyo ng application form. Ang kailangan nyo lang gawin ay sagutan yon at mag-email sa akin. Then, i-attach nyo nga yung mga forms, yung letter of authorization, yung consent form, and then, syempre, kailangan nyo i-attach yung mga requirements. And ako na yung bahala na mag-process or mag-forward sa bank. Mag-antay ka na lang, usually 3 days to 7 days. Para doon sa application mo, it's either approved or declined. Let's get back to the topic. Kapag i-download nyo itong cashback sa Google Play Store, makikita mo agad itong cashback login and registration. Kung meron kang account dati, click mo lang yung login para makapag-start na mag-apply sa kanila. Or kung wala naman, click mo lang yung registration. Pero by the way guys, hindi ko nire-recommend itong app na ito at malalaman nyo sa dulo ng video na ito kung bakit. Dahil nga wala tayong account, i-click lang natin yung registration and dapat mag-input tayo ng mobile number. Click mo lang yung send at meron kang matatanggap na 4-digit one-time password na kailangan mong ilagay dyan. And after that, mag-create ka ng 6-digit password. I-check lang natin yung please read and agree to loan service privacy agreement. Yung parang box sa gilid and click register. After that, kailangan mong mag-login. Ilagay mo yung mobile number na nilagay mo kanina nung nag-create ka ng yung account at syempre yung password. At pindutin lang natin yung login and makikita mo agad-agad itong Allow Cashback Pro to make and manage phone calls. Pwede mo rin naman siyang i-deny. Pero syempre kung naghahanap ka talaga ng mga utangan, no choice kundi i-allow. And Allow Cashback Pro to access this device location. Allow only while in use. And makikita mo na kung magkano yung pwede mong mautang at ayon dito sa app nila, pwede ka daw makautang hanggang 30,000 pesos. Merong tatlong pagdadaanan ang inyong loan application. Kailangan mo nga mag-sign up yung check eligibility and get a loan. Sa una pa lang, kailangan mong sagutan itong mga basic information. Medyo marami, like yung email, kung saan mo gagamitin yung loan, yung Facebook personal homepage link, dapat daw ilagay mo dyan, yung username, yung messenger, pero optional naman daw, and then yung phone number or backup, phone number optional din. And then yung industry, yung religion, marital status, number of children, yung education background. The usage of loan, it's either nga for personal daily consumption, family daily consumption, digital product consumption, health cost, and etc. And then up yung residence information, kailangan mong ilagay. At makikita mo itong disclosure statement for accessing address book. Then, kailangan mong mag-agree ulit dito. Kasi kung hindi ka mag-agree, hindi mag-proceed ang inyong loan application. So, click lang natin yung agree and continue. At makikita mo ulit itong Allow Cashback Pro to access your contact. And Allow Cashback Pro to access your calendar. Yung Allow Cashback Pro to access photos, media, and other files on your device. So, diba guys, sabi ko nga sa inyo, dito pa lang sa una, yung mga gusto nilang gawin sa cellphone, na i-access daw nila yung mga files sa ating device, yung mga photos, yung calendar, yung mga contact, parang
ayoko na ituloy yung process kasi bakit kailangan nilang i-check lahat yung mga content ng aking cellphone? Parang para sa privacy natin, parang hindi to maganda. Para sa kalaman ng lahat, kapag first time nyo na makakita or mag-try na mag-apply ng iba't ibang online lending app or iba't ibang OLAS, ay hindi po maganda. Kasi minsan tinatawag nila lahat ng mga contact number sa cellphone mo once na nag-post due yung account mo or ma-late ka ng pagbabayad doon sa time or due date na itinakda nila. Kaya hindi siya advisable or hindi ko siya nire-recommend itong mga ganitong klaseng online loan app. Pero nasa sa inyo pa rin kung gusto nyo ituloy na mag-apply sa mga ganitong OLAS kahit napanood nyo yung video na ito or kahit nabasa nyo yung mga iba't ibang reviews ng iba't ibang mga nag-try na mag-loan sa mga loan app na ito. Pagkatapos mo silang i-allow para access lahat or kung ano yung gusto nilang gawin sa cellphone mo, yung mga content or laman ng cellphone mo, kailangan mong mag-input ng emergency contact. Kapag na-fill upan mo lahat yung mga information na hinahanap nila, makikita mo yung apply for withdrawal, okay? And then, makikita mo yung amount na pwede mong utangin, kikita mo yung repayment times and yung loan amount. Kikita mo naman kung magkano yung matatanggap mo at kung magkano yung babayaran mo doon sa due date na itatakda nila. Pero guys, itong si Cashback, same lang din siya sa iba't ibang online loan app na mataas yung processing fees or yung mga charges nila na halos nasa 25 to 40%. Basta nasa bracket na ganun yung charges nila. At yung payment terms guys, hindi rin sila nag-o-offer ng 1 month or ng 2 months or ng 3 months, 4 months or 6 months kasi usually po days lang yung in-offer nila like 7 days, 10 days, 14 days, ganun. Okay? Same lang din siya sa iba't ibang mga online lending app na nakikita natin sa Google Play Store. Kaya sabi ko nga, kung first time mo pa lang na mag-try or nag-iisip na mag-loan sa mga OLAS, especially sa mga loan shark na ganito na nag-offer ng mababang payment terms at napakalaki yung mga processing fees, ay huwag mo nang subukan. Parang mas gusto ko pa or mas ina-encourage ko kayo na mag-try na mahiram sa mga kakilala nyo or if not, mas maganda pa nga yung 5-6. Kasi diba, yung 5-6 hindi naman sila namamahiya or hindi naman sila nananakot once na wala kang pambayad. Napapakiusapan mo sila. Pero kasi yung iba't ibang mga OLAS, hindi lang naman si Cashback. Kapag nag-post due yung account mo, iba't iba yung mga matatanggap mo ng messages, mga calls, kung ano-ano yung masasabihin nila, demanda ka nila, ganyan. And ang dami yung possible na matanggap mo na tatakutin ka, na ihaharas ka. At isa pang hindi maganda sa mga online loan app, hindi lang naman si Cashback, ay nagme-message sila sa mga contact number once na nag-post yung account mo at hindi mo siya nabayaran doon sa due date mo. Minsan, mini-message nila yung nilagay mo na personal references at sinasabi na pakisabi naman kay ganito na pakibayaran niya yung utang niya na hindi naman dapat kasi bawal po yan. Kasi bawal guys yung i-disclose mo na may utang yung isang tao sa kahit sabihin natin na kapamilya niya, kahit sabihin natin na family members or yung parents niya, asawa or anak, hindi pwedeng sabihin mo na may utang si ganito or i-disclose mo na may utang si ganito kasi sabi ko hindi ko ina-advise or hindi ko nire-recommend yung mga OLAS. May mga iba akong top 5, top 10, top 15 na best online loan app pwede nyong i-try kasi yung mga ibang nire-recommend ko ay hindi naman sila namamahiya or legit siya. So anyway guys, thank you for watching. Please don't forget to click the subscribe button. Please like this video. At sana i-share nyo na rin sa mga kakilala nyo para at least, diba, magkaroon sila ng idea bago sila mag-try na mag-apply sa iba't ibang mga OLAS or loan shark na namamahiya or nangaharas. Thank you guys and bye-bye!